Good afternoon and welcome to our webinar titled Kahulugan ng Kalayaan with Professor Xiao as our resource speaker as we celebrate the 122nd day of independence in the Philippines from the Spanish colonial rule. We, the National Eagle Scouts Association of the Philippines, presents this webinar. As we start, we will have our opening prayer to be led by, actually it's just an audiovisual presentation. Let me start po. Sa langit at sa lupa, yang kay kita lang ng babaya, diyan ko sangali pupuduan ko, nadidakim gaya lugay kimitang yang barug nun. Dalam bawo si balya niya tawag si danginan, na pagtanaw-tanawin mo, pagsiring-siringin mo yan yung mga dato binukaw, mga biya kao bayan niya mababay maging kudya matapid mga atang, San Siridluang nangabat luskod ng binunsali. Yang kay gaong kangat ko yan, yang kabayaw ko. Pagpanguyab ko yaban mo, pagpamayad payidan mo, nang pinandang pinagalyo, pwedeng dinagansuli. Kay takal lang, way, ikaw yung matigam ka namin, na wala'y pagkaibsan, wala'y pagkawasan. Panganam mo sa ngungay, patpid mo sa bantak, barantak ng pwedeng mo, wangay ng marigang mo. Yan kay takal lang, naga untung salamat kan mo ng kaliko ng bibutang mong babawin ng dunya o yung kanami pagiginawa. Tagal lang malatyo kanami, inaagis ang anak mo na tamisa, nagatang ng hawanan ng kutsang patiwaya. Allahumma inna katara anna hadihil kulub kadistamat ala mahabbatik واتقت على هذه المكان إيمانك وتوحدت على دعوتك ووسك ربي تهيا الله وأدم أدها واملأها بنورك الذي لا يحبو واسرح صدورنا بفائد الإيمان بك وجميل توكل عليه واهدنا سبل الوحدة والسلام والصلاح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله أنت مستجاب لهذا الدعاء وعليك توكلنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر Mahabagi naming Ama, Ikaw ang aming sandigan at lakas. Ikaw ang kaligtasan ng aming katawan at kaluluwa. Naway takpan mo po kami ng iyong mapagkalingang kamay upang mayadyak kami sa mga pahirap at karamdaman at sa lahat ng masama dala ng makabagong mundo. Hinihingi po namin na sana'y ilayo po ninyo ang mahal naming lungsod ng Tagum. Sa mga mapinsalang kalamidad at sakuna, mahal naming Panginoon, Ikaw ang aming proteksyon at gabay. Sa oras ng pasakit at pangamba, bigyan niyo po kami ng sapat na lakas upang aming mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. God, our loving Father, creator of heaven and earth, we thank you for your generosity and kindness and ask that you hear us in times of needs. Make us worthy of your blessing and keep us from further want. Help us restore our abundance here on earth so that we may turn more attention to your divine kingdom. Help us become a blessing to our family and others, to glorify and honor your name.
We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We will now proceed to the singing of nationalistic song. Thank you.
Now, we are calling on Dr. John Rainier Valaria, our Vice President for Luzon, to have our opening remarks. To National Eagle Scout Association of the Philippines President Brother Paulo Cruz, Senior Vice President Brother Carl Lim, Vice President for Misayas, Mindanao and International Affairs, to our Chief Marshal Brother Mark Boado, other members of the National Eagle Scout Association National Executive Committee, different NESAP chapter members, to all our viewers and to our guest speaker, Professor Xiao Chua, a renowned Filipino historian. Good morning, everyone. Happy 122nd Philippine Independence Day. Once again, we gather here to celebrate one of the most significant dates in the Philippines' history. It marks the nation's freedom from the Spanish rule on June 12, 1898. This year, the theme is Kalayaan 2020, Tungo sa Bansang Malaya, Nagbabayanihan at Ligtas. We, the National Eagle Scouts Association of the Philippines, are committed to uphold the sacrifices and freedom passed to us by our ancestors. Amid COVID-19 pandemic, our Independence Day celebration, despite its simplicity, is no less significant. Today, we also express our gratitude to all modern-day heroes, the frontliners, through their sacrifices of time, energy, expertise, and even their own lives to keep our nation safe. In this webinar, Professor Xiao Chua will share us his knowledge about Kahulugan ng Kalayaan. To formally open this webinar, I would like to welcome all of you in this gathering. Thank you and keep safe. Thank you for that, Dr. John Rainier. And let's cut to the chase. May I call on our Chief Eagle Scout Marshal, Sir Mark Roy L. Boado, to introduce our speaker for this afternoon. Maraming salamat, Brother Aaron. Isang mapagpalayang umaga sa ating lahat. Makasaysayang araw. At tayo ay mapalad ngayon dahil sa dinami-dami ng kanyang appearances today, isa tayo sa mga napili niya na paunlakan sa oras na ito. Kilala niyo naman ang ating resource speaker. Lagi natin siyang napapanood sa telebisyon at naririnig sa radyo. Na akin siyang ipakilala sa ating lahat. Ang ating pong tagapagsalita ngayong araw na ito ay produkto ng Universidad ng Pilipinas, nakapagtapos ng kanyang Bachelor of Arts and Master of Arts in History, at ngayon ay kandidato para maging Doctor of Philosophy Anthropology sa UP Diliman. Siya ay isa sa mga sumulat ng librong Bonifacio, ang unang pangulo na nailimbag ng Anvil ng taong 2014, and Bayani Biographies Andres Bonifacio mula sa Cahel Press ng nakaraang taon. Isa rin siya sa mga original na bottom liner ng Bottom Line with Boy Abunda mula noong 2009 hanggang 2012. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay consultant ng History with Lord ng TV5 at ng teleseries ng Katipunan at Ilustrado ng GMA7. Siya rin ang lumikha ng segment na sikat na sikat at ginagamit ng mga teachers yung Xiao Time mula 2012 hanggang 2017. At ngayon siya ay nagsusulat ng column sa Abante tuwing Linggo at Manila Times tuwing Saturday patungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Ang ating pong tagapagsalita ay aking kasama mula sa International Order of the Knights of Rizal na may ranggong Knight Commander
of Rizal, third degree, at mula sa aking sariling chapter na Sucesos chapter. Siya rin ay patrol leader nung nasa elementary at crew leader sa high school sa Tarlac City. Miyembro rin siya ng Boy Scouts of the Philippines noong mga panahon na yon. He is one of the most active public historians in Philippine television today. Hindi ko na po papahabain ang ating pong tagapagsalita sa makasaysayang araw na ito, walang iba kundi si Sir Professor Xiao Chua. Makasaysayang araw po sa inyo lahat. Ako po ay namamangal na si Mark Boado mismo, si Sir Mark Boado, Scouter Boado, ang siya mismong nag-introduce sa akin. Tinitingala ko po siya. Isa po siya sa isa sa mga pinakamataas po na official sa aming Order of the Knights of Rizal bilang isa sa Supreme Council. Kaya ho ako ay talagang masaya na paunlakan ng kanyang paanyaya. At sabi pa nga niya, sabi ko nga ako ay nagsusulat ng aking disertasyon para matapos na nga dahil ang tagal-tagal na ako nagdi-disertasyon. Pero talagang si Sir Mark ay mahal na mahal kayong mga Eagle Scouts na talagang nakiusap siya ng matindi sa akin at talagang ako po ay namamangal din na magsalita. Kasi nung bata pa ako, ako ay naminig ko kayong mga Eagle Scout. Kayo yung ano eh, kayo yung standard naming mga Boy Scouts. Na ganyan dapat kami maging kung sakali, kung maiipon namin lahat ng aming mga mabubuting gawa. Through yung hindi ko na alam kung ano yung tawag doon, penance ba 'yon? Basta kung ano yung inilalagay ninyo doon sa sash ninyo. Bawat isang inilalagay ninyo para maging Eagle Scout ay pinaghirapan ninyo. At mga acts ito ng pagsisilbi sa bayan. Kaya ako ay masaya na humarap sa inyong lahat ngayon at talagang karangalan ko dahil tinitingala ko kayong lahat. Actually, hindi ko alam na si Mark Boado pala ay may kinalaman sa ano, tatahi-tahimik lang ito pero yun pala ay napakalaki ng kanyang papel dito sa Eagle Scouts ng Pilipinas. Kaya ho, I salute you all and I greet you all. Happy Independence Day. Sige, simulan na natin. Wala akong inandang masasabi nating PowerPoint presentation. Pero gusto ko kasing mag-usap mula sa aking puso dahil napakasimple ng tanong. Ano ba ang kahulugan ng kalayaan? Ano ba ang freedom? Hindi ho ba? At malaya nga ba tayo? Yun ang kailangan nating tignan. Okay. May mga nagsasabi na hindi pa tayo malaya. Di ba? So, mamaya i-define natin ano ba yung kalayaan. Pero bago ang lahat, kailangan sigurong malaman muna natin bakit ba natin ipinagdiriwang ang June 12? Hindi nga ba na ang ating kasarinlan ay nagsimula lamang noong ito'y ibigay muli ng mga Amerikano sa atin noong July 4, 1946. Hindi ba? So, mga kaibigan, debate ito dahil lang sinasabi nila pag babaluktot sa kasaysayan ang ginagawa ninyo. Sapagkat tayo ay sinakop ng mga Amerikano bago ang 1946. Kaya hindi mo masasabing ito ay 122nd Independence Day. Dahil may panahon bago ang 1946 na hindi naman tayo malaya at nasa ilalim tayo ng Amerika. So, paano mo natin ipagtatanggol yan? Okay. Full disclosure, ako po ay public relations officer ng Philippine Historical Association. Ang Philippine Historical Association ay minsang pinamunuan ni Pangulong Gabriel Fabella. At si Gabriel Fabella po ng Romblon, ang siya pong
isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod noong mga dekada 50 na dapat po, o 1950s, na dapat po ibalik o gawing June 12 ang ating selebrasyon ng July 4. Mahalaga yan sapagkat sabi niya, kung July 4 ang Independence Day natin, kasi yan yung araw na pinroklama ni Harry S. Truman ang recognition ng ating independensya, ay masasabi mo na parang nakiki-Independence Day tayo sa Amerika. Sapagkat yan din yung Independence Day ng Amerika noong 1776. Okay. Pero ang malaking problema din dyan ay parang bakit ka naman magi-Independence Day sa panahon na kapag inimbita mo ang mga bisita sa Independence Day mo, hindi sila nagsisipuntahan. Sila'y pumupunta doon sa Independence Day ng Amerika. Sila'y pumupunta doon sa Independence Day sa US Embassy, hindi sa inyong Independence Day. So may logistical problem din dyan. So kumbaga, laging nasasapawan yung ating Independence Day ng Independence Day ng Amerika. So, nung makakuha ang Pangulong Diosdado Macapagal ng tiempo, lalo na nung hindi pirmahan yung isang package ng mga pondo na iaabot sana sa atin ng Amerika, dahil ito'y binlock ng US Congress, dito nakakuha ng pagkakataon si Pangulong Diosdado Macapagal na sa wakas, matagal na niyang iniisip, no, ay ilipat nga ang independensya, ang Independence Day, mula July 4 hanggang June 12. Okay. Ano ba yung nangyari nung June 12? Simple. Di bumalik si Emilio Aguinaldo mula sa kanyang exile, di ba, sa Hong Kong, upang ipagpatuloy ang himagsikan na sinimulan ni Gat Andres Bonifacio. Alam na natin yung mga away nila, hindi ko na yan pag-uusapan, pero precisely to say that by 1898, si Aguinaldo na yung kumokontrol ng karamihan ng mga puwersa, o at least sumusunod sa kanya. Kaya, noong Mayo, nagsimulang lumaban muli ang maraming Pilipino, yung iba hindi naman tumigil, ay isa-isa lang nagsisibagsakan sa maraming lugar sa Pilipinas ang mga Espanyol. Kaya naramdaman ni General Emilio Aguinaldo na ito na yung tamang panahon para iproklama yung ating independensya. So, nagpagawa siya ng national anthem, may dala siyang bandila na galing sa Hong Kong, at ito yung kanilang ipinresenta 4:20 in the afternoon noong Hunyo 12, 1898, 122 years ago, at binasa noong sumulat na si Ambrosio Reyanzares Bautista ang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Controversial yung akta na yan, pero hindi natin pag-uusapan yan sapagkat maubusan tayo ng oras. Pero basically, mahalagang June 12 sapagkat for the first time in 333 years, lumaya tayo mula sa mga Espanyol, at tayo yung dahilan kung bakit tayo lumaya. Hindi ito ibinigay lang sa atin ng isang dayuhan, kundi tayo talagang nagpanalo ng ating himagsikan. Dahil yung mga Amerikanong tumutulong daw sa atin, nandun lang sila sa Manila Bay. Hindi totoong utang natin sa kanila yung pagkalaya natin mula sa Espanyol. And in fact, bantay salakay nga sila at inagaw din tayo pagkatapos. Yan ang katotohanan dyan. Bantay salakay sila. Sinabi nila o ng mga representante nila na tutulungan nila tayo, pero hindi. Hindi! Tayo ay kanilang niloko. Dahil yun pala, sasakupin din nila tayo dahil ang tingin nila sa atin ay mga barbaro. Racist sila eh. Diba, hanggang ngayon, issue ang rasismo
sa kanila. O dahil ang kulay ng balat natin ay brown, ay sasakupin nila tayo para tuturuan daw muna na tayo nila ng demokrasya at ng tamang pamumuno sa sarili. Pero matagal na kwentuhan yan. Ang sinasabi ko lang sa inyo na sa kabila ng debate kung July 4 o June 12, hindi na yun napakahalaga para sa akin sapagkat ang June 12 at kahit sa meron pang debate na dapat yung August 24 dapat yung cry of Balintawak yung ating Independence Day dahil yun ang ipinayag ng ating unang Pangulo Andres Bonifacio. Eh simple lang yung aking sagot dyan. Maraming pagkapanalo ang nangyari noong 1898. At yun yung pagkalaya natin mula sa Espanya na umalipin sa atin ng napakatagal. At achievement ng Pilipino yun. Yun ang mahalaga sa akin. Tayo mismo yung nagtakda ng ating kalayaan. Ngayon, meron akong i-quote mula kay Pangulong Emilio Aguinaldo noong 1946, noong pagkaroon ng seremonya para sa pag-grant ng ating independence noong July 4, 1946. Ang sabi ni General Emilio Aguinaldo, isinasauli lamang ng mga Amerikano ang independensya ang kanilang inagaw mula sa atin noong 1899. Napakagandang perspektiba nun. Mula sa taong nagbigay sa atin ng akta, ng proklamasyon, o naging dahilan ng akta, o ng pagdiriwang natin ng independensya, na malaya na tayo, pero inagaw lang sa atin. At isinasauli na yun sa atin noong 1946. Yan po ang ating maikling kwento ng Araw ng Kasarinlan. At pag nakita mo pala yung decree ni Harry S. Truman, ang nakalagay doon ay Recognition of Philippine Independence. Yan. Ibig sabihin, nire-recognize lang. Nire-recognize. Ibig sabihin, nandyan na yung independensya, kinikilala na lang namin. Okay. Eh, sir, wait a minute. I'm confused. Bakit po ang tawag minsan Araw ng Kalayaan at minsan ang tawag naman ay Araw ng Kasarinlan? Na, may kaibahan ba? What's that Pokemon, di ba? Ano yung Pokemon na yan? So, kailangan makita natin yung kaibahan na although sila ay minsan tinutumbas sa kanila sa isa't isa, eh magkaibang kahulugan. Pwede mong sabihin na magkaiba rin yung salin nila sa Ingles sapagkat pag sinabi mong kalayaan, ito'y freedom. Pagka independence, ito ay kasarinlan. Oh, so ano nga ba ang kahulugan? Pokemon na ito. Oh, simple. No? Mga kaibigan, ang kasarinlan, ito po yung estado kung saan ang isang bansa ay may sariling pamahalaan, pinamumunuan niya ang kanyang ang mga mamamayan niyang namumuno sa kanilang sarili. At sila ay nakakatayo sa sarili nilang paa. So ibig sabihin, sila ay hindi sakop ng alinmang dayuhan at meron silang pamamahala sa kanilang sarili. Para sa aking pagkaintindi, yung kasarinlan, pagsasarili, ay mas political. Ito'y nagpapatungkol sa mga kalagayan natin dahil tayo ay isang nagsasariling nasyon. Kasama ng mga komunidad ng mga nasyon sa buong mundo. Isa tayong malayang bansa. Now, ano naman yung kalayaan? Malalim ang kahulugan ng kalayaan sapagkat ang kalayaan ay pwedeng kalayaan ng isang bansa sa dayuhan. Pwede rin itong kalayaan ng isang tao mula sa pagkalipin o mula sa kahirapan.
maaari din itong kalayaan mula sa kalayaan, meaning meron kang mga civil liberties o human rights. Kalayaang magpahayag, kalayaan na magkaroon ng edukasyon, kalayaan na mabuhay. Pero ano nga ba ang kalayaan? Gusto kong balikan ang sinabi ng ating mga bayani. Ngunit bago ang lahat, gusto kong magbasa ng isang sinulat ng isang vlogger. Actually, hindi ko alam kung vlogger siya. Dahil Facebook naman ang kanyang ginagamit. Pero ang tawag niya ay vlog. Hindi na mahalaga kung sino siya. Sapagkat napag-alaman natin na hindi naman pala siya ang gumawa ng kanyang mga isinusulat. Ang mahalaga ay basahin ang mensahe sapagkat ito'y kumalat sa kaisipan ng maraming tao at kanilang ikinalat. At sa palagay ko, mga kaibigan, napakahalagang pagmunian natin ang kanyang sinabi at matuto tayo sa kanyang mga tinuran. Babasahin ko po, isipin mula sa kanyang sinulat. Do we really need freedom? Our country had so much freedom for more than 20 years now, and look what it did to us. Do we really need freedom? Or do we need discipline? Freedom to smoke in public places. Freedom to violate traffic rules. Freedom to throw litter everywhere. Freedom to drink and drive. Freedom to bring illegal guns. Freedom to bring drugs in clubs. Freedom of the press to twist stories. What more freedom do you need? How about freedom to live without fear from criminals? Why don't we give discipline a chance? Yan po mga kaibigan, ang nakasulat. Kumbaga ay pinapipili po tayo. Tayong mga, o kayong mga Eagle Scouts ng Pilipinas. Tayo ay tinuruan na magkaroon ng disiplina. At napakahalaga ng disiplina. Pero, itinuro ba sa Eagle Scouts kalayaan o disiplina, mamili ka? Pinapili ba tayo sa Eagle Scouts na pumili kung kalayaan o disiplina? Nakakalungkot sapagkat tila pinag-aaway ang kalayaan at disiplina at kailangan mong bitawan ng kalayaan para magkaroon ng disiplina. Yan ba ang sinasabi ng ating mga bayani? Napaka-interesting, hindi po ba? Oo nga naman. Malaya na ang tao na gawin ang gusto niya. Ano pa ba ang gusto niya? Pero yun ba ang kalayaan? Okay. Kailangan maintindihan muna natin ang kasaysayan o kontekstong pangkasaysayan ng pagkabuo ng ating bansa. Kaya nga tayo walang PowerPoint ngayon kasi gusto ko magbalik tayo dun sa imagination. Pag-imagine, pag magkukwentuhan tayo, nag-i-imagine tayo. Sapagkat nung panahon,
bago sina Jose Rizal, Lodi, frontliner. Salamat sa padayon. At si Jose Rizal at si Andres Bonifacio, walang masasabi mong konsepto ng bansang Pilipinas. Yan ay imahinasyon ng ating mga bayani. Dahil ang tao noon, ang tingin niya sa sarili niya Kapampangan, ang tingin niya Buholano, ang tingin niya Cebuano, ang tingin niya Kapampanggenyo, ang tingin niya Ilocano, ang tingin niya Bicolano, ang tingin niya Moro. Hindi sila nag-iisip na sila'y bahagi ng Pilipinas sapagkat ang Pilipinas ay isang teritoryong pinagsama-sama lamang ng mga Espanyol na binubuo ng iba-ibang mga tao. Pero nag-imagine ng ating mga bayani na sana ay magkaroon ng isang bansang Pilipinas. Fine. Pero masaya din sapagkat sa kanilang pag-iisip, kailangan maintindihan natin na dalawang klaseng Pilipino ang nabuo sa panahon na yon. Dahil sa pagtatapos ng galleon trade at pag-open ng mga port sa Pilipinas, sa mga foreign investors noong 1830s, may mga Pilipinong naging middlemen o Indio at mga Chinese mestizos na naging middlemen, kaya sila yumaman. Mga Indio yumaman. For a rare time, yumaman yung mga Indio, nagkaroon sila ng pera. At dahil dyan yung kanilang mga iho at mga iha, ay nag-aral sa kanilang mga paaralan sa Espanya. So, ang natutunan ng mga taong ito na tinatawag na ilustrado dahil sila'y naniniwala sa enlightenment, kaya sila enlightened, ilustrado, ay dahil naniniwala sila sa philosophy of the enlightenment. At ano ba yung filosofiya ng enlightenment? Simple lang. Ito yung pinalaganap ng mga pilosopo na naniniwala sila na hindi totoong may mga hari dapat tayo na bigay ng Diyos sa atin. Kung hindi naman natin mapatunayan na may Diyos, eh, sino magsasabi niya na mas mataas sa atin? Pantay-pantay lang dapat tayo. Mga hari, hindi dapat magkaroon yan. Pantay-pantay dapat ang tao. So, nabuo sa kanilang isip, pantay-pantay ang tao. At kung ang Diyos ay hindi naman natin mapatunayan ng lohikal, bakit natin paniniwalaan ng simbahan kapag sinasabi niyang hindi dapat tayo maniwala sa siyensya at maniwala lang tayo sa mga milagro? So sabi ng mga pilosopo ng Enlightenment, siyensya, dapat kapag tayo ay lumulutas sa mga problema, siyensya ang ating ginagamit. Reason over superstition, science over faith. Yan po, science over religion. Yan po, hindi sinasabi na huwag tayong manampalataya. Ang sinasabi lang o, dapat nakikita pa rin natin ng siyensya. Yan, enlightenment yan. Very enlightenment movement. So, sino yung mga yan? Sina Jose Rizal, sina Marcelo del Pilar. At sila ay may mga konsepto sa kung paano ba nagkakaroon ng isang estado. Diba, pinag-aralan nila yung mga sinulat nila Jean-Jacques Rousseau, yung mga tinatawag nating social contract. At basically, ang konsepto ng kalayaan para sa kanila o freedom. In fact, hindi alam ni Rizal yung salitang kalayaan. Bagong salita yung kalayaan. Hahaba tayo pag pinag-usapan natin yan, pero basically, ang term talaga natin sa pagkalaya noon ay pagkatimawa. Kaso yung malayang tao na timawa, naging alipin na sa panahon ng Espanyol, naging Indio, hindi na malaya yun. So pag sinabi mo pagkatimawa, ngayon ang timawa ay hampas lupa, mahirap pa sa daga, di ba? Hampas lupa, strike land. Strike land. Sabi nyo, slap soil. Ang sasama nyo, di ba? O kaya, patay gutom,
Yan na yung timawa. So pag sinabang pagkatimawa ngayon, hindi na siya pagkalaya. So, si Padre Mariano Sevilla ay nagsalin ng Libertà in Italian doon sa kanyang prayer book kay Virgin Mary, yung Flores de Maria, yung Flores de Mayo sa kanya galing. Sinali niya yung Libertà to kalayahan. Kung saan galing yung salitang yon, hindi ko alam. Basta yun ang ginamit niya. Mga 1850s ito. Eh si Padre Mariano Sevilla, meron siyang kapitbahay na si Marcelo H. Del Pilar na ginagamit din yung salitang yon, lalo pag sinasalin si Rizal. Kaya sabi ni Rizal, ano tong kalayaan? Tinanong niya kay Pasiano, kapatid niya, ginagamit to ni Del Pilar, hindi ko alam tong salitang ito. Ano kahulugan nito? Kasi ang ginagamit niya ay kaligtasan. Kaligtasan daw dapat, pero parang hindi pa rin. Iba talaga yung kalaya, sabi niya. Iba talaga yung libertad. At ano tong salitang kalayaan na ginagamit ni Marcelo Del Pilar? Kaya nga po, sinong nagpasikat ng salitang kalayaan? Pagdating ng panahon, pasisikatin nga ng mga katipunero. Lalo na nung pinablish nila yung Kalayaan newspaper na inedit ni Emilio Jacinto, pinalimbag ni Pio Valenzuela sa pamamahala ng kataas-taasang Pangulong Andres Bonifacio. Okay. So, na-establish ko na bakit nagkaroon ng salitang kalayaan. O, di ba? So, ano ang kahulugan ng kalayaan? Ditinignan muna natin, ano yung kalayaan? Saan ang galing yung salitang yan? Di ba? So, sige. Punta. Kayo talaga, usap-usap kayo tungkol sa slap soil, ha? At saka sa paslupa. Nakakatuwa, hindi ba? Sa mga natututunan natin ngayong araw na ito. Hindi naman ito talaga galing sa akin, eh. Ito ay pinagsama-samang karanasan ng ating mga bayan. Huwag kayong mag-alala. Tatapusin ko na. Oh? Dahil gusto kong magtanong kayo sa akin. Pero, ano ang kalayaan? Sa mga ilustrado at sa mga elite na nakapag-aral sa Espanya, ang kalayaan ay o ang independensya ay tungo sa pagbubuo ng isang nasyon, westernized nasyon. Pag nasyon ka, pagka ikaw ay may independensya, dokumentado yung inyong freedom. Ibig sabihin, nasa isang konstitusyon. At may Bill of Rights dyan. So, pag sinabi mong malaya ka, sa pananaw ng mga kanluranin, political rights and freedoms. Pero, yung mga hindi nag-aral sa mga paaralan ng Espanya, tulad ni Andres Bonifacio, at ni Emilio Jacinto, bagamat siya'y nag-aral sa UST, sila'y nakalubog pa rin doon sa diwa ng bayan na humuhugot ng kalaman mula sa mga ninuno natin na unconsciously pinagpapasa-pasa natin dahil sa ating kultura. Na hanggang ngayon ay nasa atin, hindi lang natin namamalayan. O para maintindihan natin. Pag binasa nyo, yung sulatin ng katipunan tungkol sa kalayaan, simple lang. Walang kalayaan kung walang kaginhawaan. Lagi yung binabanggit yan, yung salitang kaginhawaan. Hindi nila sinabi ng direkta yon. Pero sinasabi nila, yung ideal na estado ay kalayaan at kaginhawaan. So magkaugnay. Now, ano yung ginhawa? Di ba yun yung estado ng magandang buhay, komportable ka, ikaw ay may magandang kalusugan, humihinga ka ng maayos, ikaw ay kumakain, ikaw ay may romansa,
Yan ay bahagi ng kaginhawaan. At ang life force ng kaginhawaan, ayon sa ating mga ninuno, ay nasa ating atay. Pero hindi gagana yan, according to Philippine psychology, kung ang ginhawa hindi uubra, hindi magiging effective, kung ang iyong utak, yung nandyan yung kaluluwa, ay hindi matuwid. Dapat mabuti ang kaluluwa mo. Sapagkat, kung ang kaluluwa mo ay halang, masamang tao ka. Dapat ang iyong kaluluwa ay tuwid sa langit, ang alignment. Kasi pag nagalaw yung alignment ng kaluluwa mo, magkakasakit ka. Yun yung tinatawag na usog. Sa mga tuwid, pag tinignan mo ito, mga kaibigan, simple lang. Walang ginhawa, hindi ka giginhawa kung hindi matuwid ang kaluluwa mo. Kung hindi mabuti ang iyong kalooban. So, ibig sabihin, mga kaibigan, yan po yung topic ko, pinapaliwanag ko, yung usog, yan lahat ng yan, yung paniniwala sa kaluluwa, bukas sa aking Manila Times column, Walking History. Pero mga kaibigan, ganun lang kasimple yun. Walang kalayaan kung walang ginhawa. Walang ginhawa kung walang mabuting kalooban. Kasi kailangan maintindihan mo yung kultura bago mo mapag-ugnay-ugnay yung mga writings ng Katipunan. Okay. Meron akong babasahin sa inyo bago ako matapos. At ito ay sinulat ni Gat Emilio Jacinto. Ito po. Si Emilio Jacinto. Na siya pong isa sa mga nakababatang kaibigan ni Gat Andres Bonifacio. Actually, yan ang pinaka-best friend niya. Sa kanyang dyaryong kalayaan, sinulat niya ang isang pahayag, manifesto, na kinuha niya sa Ruins of Palmyra, isang Western book. Pero pinaliliwanag niya ito sa katutubong wika at katutubong konsepto at pinaikli niya ito sa isang essay. Binuksan niya ang kanyang essay sa isang kwento ng isang batang umiiyak sa dilim ng gabi. Kung marami sa inyo ang naliligalig, hindi sigurado, nangangamba, parang kayo ang batang lalaki ito. Na umiiyak at sinasabi niya, bakit ganito ang nangyayari sa aking bayan? Bakit puno ng kalukutan? Bakit puno ng hindi pagkakapantay-pantay? Umiiyak ang batang lalaki hanggang siya'y makaramdam ng isang presensya. Sa kanyang likuran tumingin siya at nakita niya ang isang magandang babaeng nagliliwanag sa araw. Singliwanag ng araw ang kanyang itsura. Sapagkat ang liwanag sa kanyang mesa ay madilim. Madilim. Isang ano lang, tinghoy. Pero lumiwanag ang kwarto dahil sa babaeng iyon. At sinabi niya, bakit ka nandito, babae? Magandang babae. Bakit ka nandito at ini-storb mo ang pagdadrama ko? Hindi ganun yung pagkasabi, pero parang ganun rin. At tinanong niya, sino ka? At ito po ang sagot ng babae. Ay, sab ako, di yata't hindi mo pa ako nakikilala hanggang ngayon. Ngunit hindi ako magtataka. Sapagkat may gitnang 300 taong magmula ng dalawin ko ang tinatahan mong lupain at kusain ng iyong mga kababayan na sumampalataya sa mga huwad na idolo ng relihiyon at ng mga tao, ng kapwa mo nilikha. At kung kaya naglaho sa inyong mga gunita ang pagkakilala sa akin, kilala pala natin siya noon. So, sino siya? Nais mo bang malaman kung sino ako? Kung gayoy makinig, ako ay ang simula ng mga bagay na higit na dakila.
higit na maganda at higit na kapuri-puri, marangal at iniingatan na maaaring matamo ng sangkatauhan. Nang dahil sa akin ay nalaglag ang mga ulong may korona, nang dahil sa akin ay nawasak ang mga trono at napalitan at nadurog ang mga koronang ginto, nang dahil sa dikain ko ay napagkakaisa ang mga tao, at kinalilimutan ng bawat isa ang pansariling pakinabang, at walang nakikita kundi ang higit na kabutihan ng lahat. Nang dahil sa akin natimawa ang mga alipin at napugto ang kayabangan at kayamuan ng kanilang mababangis na Panginoon, nang dahil sa akin ay umiimbulog ang diwa upang siyasatin at tuklasin ang mga hiwaga ng siyensya. Saan mang pinaghaharian ko ay napaparam ang mga pigati at nakasisinghap ng daglian ng dibdib na nalulunod sa pangalipin at kabangisan. Ang pangalan ko ay Kalayaan. Mga kaibigan, ganun po dinescribe ni Igat Emilio Jacinto ang Kalayaan. Napakinggan niyo po. Sabi niya, ang Kalayaan sa simula niya, siyang simula na mga bagay na higit na dakila, higit na maganda, higit na kapuri-puri, marangal at iniingatan. Ano yon? Mabuting kaluluwa, malinis na kalooban, puri, dangal. Yan ay nagmumula sa kalooban. Mabuting kalooban. Na dahil sa akin nalaglag ang mga ulong may korona, nang dahil sa akin nawasak ang mga trono at napalitan at nadurog ang mga koronang ginto, nang dahil sa dikain ko ay napagkakaisa ang mga tao, hindi pinag-aaway-away. Hindi sinasabing kami lang ang tama, ikaw ang mali. Kami lang ang nagmamahal sa bayan at ikaw ay taksil. Kinalilimutan ng bawat isang pansariling pakinabang at walang nakikita kundi ang higit na kabutihan ng lahat. Yun po ang sagot natin doon sa do we really need freedom or do we need discipline? Bakit? Dahil sa pag-define ng Kalayaan ni Emilio Jacinto, hindi magkahiwalay ang Kalayaan at ang disiplina. Sapagkat ano bang disiplina? Kinalilimutan ng bawat isang pansariling pakinabang at walang nababatid kundi ang higit na kabutihan ng lahat. Yan ang disiplina. Dahil ang Kalayaan ay paggawa ng mabuti sa kapwa, hindi paggawa ng kahit anong gusto mo. Dahil pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, you ensure that the other fellow will also live free. Sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa batas. At ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na iligtas ang ibang tao mula sa kapahamakan. Di ba? Hindi ko po itinatwa si Jesus. Bakit po may manok na tumilaok? Yun po, mga kaibigan. Ibig sabihin, gagawa ka ng kabutihan mang lahat. Pag ikaw ay sumunod sa batas, inilalayo mo yung ibang tao sa kapahamakan. Traffic rules, di ba? O, sundin mo yung traffic rules. Dahil pagka ikaw ay sumusunod sa batas, disiplinado, ay tandaan yung mabuti na nagmamahal kayo ng bayan dahil minamahal nyo kapwa nyo. Yan ang tunay na Kalayaan. Hindi tayo perfecto. Hindi ako umaharap sa inyo, Eagle Scouts, kasi sinasabi ko, mas magaling ako sa inyo. Hindi ako umaharap sa inyo kasi wala akong itinatago. Lahat po tayo ay mayroong pagkukulang, mga kaibigan. Lahat po tayo ay hindi perfecto. Tayo po ay tao. Pero when we do our best for others, when you give
everything that you have done. Halimbawa, ang inyong mga gawain bilang Eagle Scouts ay inalay ninyo sa bayan, gano'ng mang kaliit, mga kaibigan. Yan po'y pagmamahal sa bayan. Yan po'y pag-exercise ng kalayaan, mga kaibigan. Kaya ho, dahil ito'y kapulong ng mga Eagle Scouts, pag nakikita ko po ang inyong mga uniforme at ang kada simbolo ng kabutihan na nakakabit sa inyong uniforme, yan ay bawat ambag ninyo, maliit man o malaki, sa pagpapanatili ng ating kalayaan. Kaya nga, kung napuno mo na ang iyong uniforme bilang Eagle Scout, ibig sabihin, hindi ka titigil, lalo mo lang pag-iigihan, mga kaibigan. Dahil kailangan ay maging worthy tayo dyan sa uniforme na suot-suot natin. Ganun po ang kalayaan. Ang kalayaan gumawa ng mabuti para sa iyong kapwa. Bilang pagtatapos, gusto kong basahin itong sinulat sa bandang huli ni Emilio Acito bilang pagpapaalam ng babaeng kalayaan sa bata. Sabi niya, ngunit walang tao na karapat dapat sa aking pangangalaga at kalinga kung hindi siya pumipintuho sa akin at umiibig sa akin. At kung wala siyang kakayahang mamatay para sa aking adhika. Ano sabi ni kalayaan? Walang taong karapat-dapat sa pangangalaga ni kalayaan at sa kalinga niya kung hindi niya ito minamahal. Kung tinatanong mo, do we really need freedom or do we need discipline? Dahil ang interes mo ay kunin ang kalayaan ng tao. Dahil lamang gusto mong magpatupad ng disiplina, you don't deserve to be free. Hindi mo deserve, hindi ka karapat dapat na lumaya. Dahil kailangan para maging deserve natin na lumaya, pumipintuho tayo at umiibig tayo sa kanya. At may kakayahan tayong mamatay para sa kanyang adhika, hindi para itakwil siya. Kaya hindi po kahihiyan, mga kaibigan, kung ipinaglalaban mo ang karapatang pantao. Hindi po kahihiyan, mga kaibigan, kung ginagawa mong mas maganda ang lipunan para sa mas maliliit na mga tao. Dahil ibig sabihin, minamahal nyo ang kalayaan. Hindi kayo tulad ng iba na sinasabi nila, isang tabi natin ang kalayaan. Di ba nakakahiya yun? Namatay si Jose Rizal para sa kalayaan? Lumaban si Andres Bonifacio para sa kalayaan? Lumaban yung mga veterano natin nung World War II para sa kalayaan? Tapos sasabihin mo, do we really need freedom or do we need discipline? Tigil-tigilan nyo ako. Hindi ho ito pag-ataking politikal, itong aking sinasabi. Kailangan pag-isipan po natin ito bilang isang bansa. Wala ho akong pinapatamaan dito. Sapagkat sa huli, hindi ka nananagot kahit kaninong politiko. Ang pananagutan natin, ikaw lang at ang inang bayan mo. Hindi ko ito ginagawa dahil perpekto ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo perfecto, hindi na natin gagawin ang nararapat para sa mas malayang lipunan. Bilang pagtatapos, gusto kong i-quote si Joey Ayala sa kantang Walang Hanggang Paalam. Hindi ba tayo'y narito upang maging malaya?
at upang palayain ang iba. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga Eagle Scouts ng Pilipinas, dahil po sa bawat ginagawa ninyo ay pinapalaya ninyo ang inyong kapwa. Marami pong salamat at mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po, Sir Xiao Chua. Napakaganda nung discussion nyo, no? And to start with our question and answer, I would like to call on my fellow brother, our Senior Vice President, Brother Liel Lim. Thank you very much, Brother Aaron. Maraming salamat po, Professor Xiao, for that very meaningful discussion. Marami po kami natutunan sa mga sinabi niyo po ngayong araw. To give you the first question po, Professor, we have a question from Anthony Literal. Anthony Literal, ito po ang kanyang question. Sino po ba talaga ang unang pangulo ng Pilipinas? Bonifacio. Final answer. Kung gusto niyo ng ibang sagot, hanap kayo na iba historian. Pero siguro ipaliwanag natin bakit si Andres Bonifacio ang unang pangulo. Actually, ayoko nang tawagin unang pangulo kasi away lang yan eh. Basta pangulo siya ng unang pamahalaang mapanghimagsik na itinatag noong August 24, 1896 sa Balintawak. Mas nauna pa ito sa Malolos Congress ni Emilio Aguinaldo. O sa Malolos Republican, sorry. Na tinatag lamang noong January 23 of 1899. Mas nauna talaga yung kay Bonifacio. Kaso hindi lang kinikilala yung kay Andres Bonifacio kasi elitista yung pagtiningin sa kung ano ba ang pamahalaan kay Bigang Liel. Okay. Kaya, dahil elitista, hinahanapan ng konstitusyon, di ba? Hinahanapan ng mga kung ano-anong requirements. Pero sa totoo lang, alam mo, adhikaing pambansa at pambansang himagsikan yung sinimulan ni Bonifacio at mayroong istruktura. At namuno, ayon sa bagong dokumento sa Espanya na natagpuan ng mga hinuli ng Guardia Civil noong panahon ng Katipunan, may mga dokumento na nag-function bilang pamahalaan ang mataas na sanggunian ng hilagaan at nagbigay ng mga na humingi ng buwis, nagbigay ng mga birth certificate, death certificates, marriage certificates, nagbigay ng mga utos na lalo sa mga labanan, nagkaroon ng mga halalan. Ito isang pamahalaan. Kaya po, naniniwala ako na si Andres Bonifacio ay pangulo ng unang pamahalaang pambansa sa Pilipinas. At ito yung Haring Bayang Katagalugan. Basahin nyo na lang po, marami ako sinulat tungkol sa Haring Bayang Katagalugan. Mas i-highlight nito yung kahulugan ng Kalayaan. Ano. Pero, si Emilio Aguinaldo ay pangulo siya nung unang republika. Sapagkat yung kay Bonifacio, hindi siya talaga republika. Isa siyang pamahalaang pambansa, tama, pero hindi siya republika. Kaya nga, sabi ko nga, edi dalawa na lang yung unang pangulo, bahala kayo sa buhay niyo, di ba? Unang Pangulo Andres Bonifacio, yung unang presidente ng Republika, si Emilio Aguinaldo. Basta ako, pareho silang Pangulo. Yun ang sagot ko dyan. Hindi naman kailangan na mawasak si Aguinaldo. Well, of course, siya naman ang dahilan kung bakit siya nawasak sa kasaysayan dahil sa ilang mga maling desisyon na nagawa niya bilang isang tao. Diba? Binibigay na natin sa kanya yon kasi tao lang tayong lahat. Diba? Pero, yung mga pagkakamali ni Bonifacio at ni Aguinaldo, kailangan dalhin natin yun. Yun ang mas mahalaga kaysa sa pag-awayin ulit natin at tayo pang nag-aaway. Imbis na sila yung nag-aaway at natapos na sa kanila, tayo nag-aaway ngayon kung Bonifacio Aguinaldo. Ba't tayo sumasama sa away nila? Away nila yun. Yun nga, kailangan nating magkaroon ng
ano, ng tawag dito, ng mga disenteng usapan tungkol sa mga bagay na ito. Salamat po, sir. Ito po ang ating pangalawang tanong mula kay Voltaire Zizek. Ano ba ang simbolo ng mga bandila natin? Yung kulay pula, puti at pula ay sumisimbolo sa mga watawat ng Amerikano dahil sa utang ng loob. Sir, napakaganda ng tanong sapagkat yan po yung ayaw kong i-discuss kanina nung pinag-uusapan natin yung Declaration of Philippine Independence. No? Pero kasi ang nakalagay sa Declaration of Philippine Independence, yung colors blue, white, and red ay colors ng bandila ng Amerika. Dahil nagpapasalamat tayo sa kanila sa pagkalinga nila sa atin. Sa totoo lang, si Emilio Aguinaldo mismo, hindi na niya tanggap yung Declaration of Independence ng June 12 dahil ganun yung wording. Kaya may dalawa siyang Declaration of Independence. May August 1 siya, pinalitan niya yung Declaration of Independence. Si Mabini ang sumulat. So, yun yung ano dyan. Now, inahanap ko lang yung reference kasi may isa pang nagbigay ng kahulugan sa ating kulay ng watawat. No? At ito si Mariano Ponce. So, hinahanap ko lang dito saglit yung ito. Sige. So, saglit lang. Ano? Maganda kasi yung sinulat niya. May katanungan ka pa bang iba para habang binubuksan ko yung file na ito? Okay po. Meron po tayong pangatlong tanong mula po kay Oliver Liu. Siya po ang aming Vice Presidente or Vice President for International Affairs. Ang question niya po ay, patriotism and nationalism po, sir. May silver lining po and nagbago na po ba ang meaning for the current mindset or culture of the Philippines? Well, minsan kasi, di ba pinakikinggan natin si Angelina Jolie? Tapos parang nagkakaroon ng bad meaning yung nationalism as against to patriotism. Okay. Ako wala akong pakialam dun eh. Kasi wika ng mga Amerikano yun eh. Di ba nationalism, patriotism? Kausapin mo si Aling Bebang kung naiintindihan niya yan talaga. Di ba? Basta alam ni Aling Bebang, pagmamahal sa bansa, tapos. Mahal mo bayan mo, tapos. Hindi nila naiintindihan yung kaiba ng patriotism at nationalism dahil konteksto ng ibang bansa yon. At bakit naging masama ang nation? Kasi sinasabi lang, sir, hindi dapat tayo nationalist, dapat patriots tayo. Bakit? Kasi nationalist, masama yung kahulugan. Masama yung kahulugan kasi nagiging ultra-nationalist na sila sa kanluran. Dahil hindi na nila, wala na silang pakialam sa ibang bansa. Yun yung ano doon. Yung, kaya nga, di ba yung sinasabi nila, ultra-nationalist si Trump kasi yung mga puting Amerikano, yun na yung kanyang nation. At bawal na pumasok yung mga migrante. Di ba? So, yun yung isang kailangan mo tingnan dyan. O, na, ayun, yun yung kailangan mo tingnan dyan na sa konteksto kasi ng ibang bansa, yung nasyonalismo ginamit para sa kasamaan eh. Alam nyo naman yung ginawa ni Adolf Hitler ng Europa, di ba, ng Alemanya. O, pinatay niya yung mga Hudyo dahil sa nasyonalismo. O, pero sa Pilipinas, ang nasyonalismo, yun yung ano, kailangan natin ngayon. Kasi sa atin, hindi naman demonized ang nationalism. In fact, kulang nga tayo doon sa nationalism. Dahil ang tingin pa rin ng iba sa atin, kailangan mamuhay tayo bilang mga rehiyon. Which is okay. Kaso, may bansa na tayo eh, wala tayong magagawa dyan. So yun po yung kasagutan ko sa ikatlong tanong. Ito na po yung sinulat ni Mariano Ponce. Sabi niya, sa isang sulat, the blue, color of the sky, means our hope in a future prosperity, true progress. The red means blood with which we bought our independence. The white represents peace with which we wish for ours and foreign countries. Yan po ang sinulat ni Mariano Ponce. So, yung mga sinasabi nila na blue is for peace, white is also for peace, alam mo yun, nakakalito. Pero ito, mismong galing sa ating mga bayani. Okay po.
Meron pa ulit tayong tanong mula po kay Aleric Jello Villaluz. Gusto niya pong malaman kung ano ho ba talaga si Aguinaldo. Siya po ba ay isang traitor or siya po ba ay isang hero? Napakahirap ng tanong na ayaw kong sagutin. Okay? Pero, ang tanong kasi ganito, tama pa ba na minsan kinaklasify natin yung mga personalidad sa ating kasaysayan bilang kung sila ba'y bayani o taksin? Wala bang in between? Mahirap kasi yan sapagkat ang mga tao, ang mga personalidad sa ating kasaysayan ay hindi perfecto, una. Pangalawa, parang may expectation ka na kapag inaag mong bayani ang isang tao, santo na siya. Eh, hindi naman tayo nag-aanap ng santo. Oh, hindi ko sasagutin yung tanong kasi ayoko din siyang sagutin, no? Dahil gusto ko kayo ang ayokong impluwensyahan kayo sa inyong kasagutan. Pero, ang sabi ng historians na nakakilala ko, bakit hindi na lang natin tignan ano yung tamang ginawa at maling ginawa ng bawat personalidad ng ating kasaysayan? Tingnan natin sila, tingnan natin ano ba yung naging papel nila sa kwento ng ating bayan. Bakit kinakailangan nating maghanap ng santo o demonyo sa mga personalidad ng ating kasaysayan? So, sa ganung perspektiba, baka maling sagutin kung bayani o hindi si Aguinaldo. Sapagkat mas gusto ko nang tignan bakit siya nagkamali. At ano yung kahulugan ng pagkakamali na yon dun sa pinaka-makeup natin bilang isang bansa. At hindi ko minomenos yon, kasi hindi ako maka-Aguinaldo. Hindi ko sinasabing gusto ko siya. In fact, hindi ko siya gusto. Pero meron ba siyang ambag sa kwento ng ating bayan? Yun yung kailangan yung sagutin. Kung meron, ano yun? Hindi ba? So, yung ganun ang kailangan nating pagtingin dito. Salamat po. Kasi, sandali ah. Kasi yung bayan, ang nagtatakda ng bayani, hindi ako. So, kayong magsasabi kung bayani ang isang tao. Walang batas na dapat magsabi na bayani si Rizal. In fact, walang batas na nagsasabing national hero si Rizal. Tayo, ang bayan, ang naglagay kay Rizal bilang national hero. Okay, salamat po. Salamat po. Meron din po tayong katanungan mula kay Melissa. Hinihingi niya po ang inyong palagay ukol sa kalagayan po ng ating ang ating bansa, or palagay niyo po ba wala tayong kalayaan ngayon? Alam mo, laging sinasabi ko yan noon na hindi natin naabot ang kalayaan na gusto ni Andres Bonifacio, na may kaginhawaan. So hindi ganap. Kaso, napaisip din ako sa sinabi ni Dr. Vic Torres ng De La Salle University. Ang sabi niya, pag sinabi mong hindi malaya ang mga Pilipino, parang sinabi mo na rin na walang kwenta yung ginawa ng mga bayani natin. Na walang napala yung pagbibigay nila ng buhay sa atin. Kung hindi natin sasabihin na malaya tayo. So, totoo, may mga ang tanong, Liel, malaya ka bang magsalita? Meron po akong karapatan. Meron kalayaan. May karapatan. Ikaw ba ay malaya na itakda ang sarili mong buhay? Meron po. Meron. Tayo ba bilang bansa ay independent country? Sa pagkakaalam, diba? Po. Opo. Correct. Opo. So, ibig sabihin, may mga kalayaan tayo. At yan ay bigay ng mga bayani sa atin. I-recognize natin, malaya tayo. Kaya nga, sineselebrate ko na ngayon ang araw ng kalayaan. Dati kasi parang balintuhod, parang hindi, huwad ng ating kalayaan. Okay, fine. Pero malaya tayo. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo magwo-work for a better freedom. Diba? Kasi, Tol, Liel, kayong lahat na Eagle Scout,
Eh kung perfect na yung freedom natin, eh di wag na lang tayong mag-Eagle Scout. Kasi hindi nyo na kailangan maglingkod sa bayan. Kaya nga tayo naglilingkod sa bayan kasi may kailangan pa tayong gawin para sa bayan. Yun ang ating sagot dyan na kailangan makita ninyo yung ginagawa ninyo kasi life is not perfect. Ang Amerika nga, 250 taon ng bansa eh. Hanggang ngayon, nagkakaproblema pa rin eh. Pero hindi ibig sabihin, huwag ka ng mga ngarap na mas maganda yung maging kalagayan ng mga, lalo na ng mga maliliit. Kaya nga tayo naglilingkod eh. So, kaya, the struggle is real. Yun ang real eh, yung struggle. Eh, di ba? Kaya nga, kung sinasabi mong pwedeng maging perfect yung kalayaan, eh sa heaven pa yun pag natigok tayo. Eh, hindi pa naman tayo tigok. So, kailangan talaga mag-struggle talaga tayo. So, ang struggle na yun, pagbabantay na masisiguro na hindi masisikil yung kalayaan na yun. Hindi tayo uupo lang. Yung kasing ginawa natin ng EDSA eh. Pagkatapos ng EDSA, pinatalsik natin yung diktador, tapos umupo na lang tayo at sinabi natin, hay, malaya na tayo, okay na yun. Kailangan bantayan ng kalayaan. Kaya nga, kailangan patuloy yung pakikipag-usap natin. Pakikipag-usap, ibig sabihin, yung hindi lang yung pare-pareho tayo ng isip at nag-a-agree tayo sa isa't isa, kundi yung kahit nagkukontrahan tayo, ay hindi naman tayo nagbabasagan ng muka at nagmumurahan at winawasak ang ating pagkatao. Mag-usap tayo kahit magkakaiba tayo ng paniniwala. Yun ang kailangan natin para dahil pag nag-uusap ang dalawang magkaibang paniniwala, nagiging mas tama yung kanilang solusyon. Mas nape-perfect. Kesa sa pare-pareho tayong lahat mag-isip. Salamat po, Professor Chua. We would like to acknowledge the presence of the National President of the Boy Scouts of the Philippines na nandito rin po ngayon sa Zoom webinar. President Obet Pagdanganan, welcome po sa question and answer portion po ng webinar po ni Professor Chua. I am honored because Governor Obet Pagdanganan is one of my heroes when I was a kid. He is a true freedom fighter and he is a true public servant. And I watched one of the films about his life and I came to admire and study more about how he conducted his life. And I salute him, and I am very honored that he is listening to this lecture today. So, in our rooms, palakpakan po natin at magpugay po tayo kay Scouter Obet Pagdanganan. Salamat po. Salamat po. You are my hero. Thank you very much, Professor. And on behalf of the Scouts of the Philippines, I'd like to say thank you very much and apologize for joining in late. Look forward to meeting you. I've been reading a lot about you too and reading also your works. So someday I hope we can have coffee in Boy Scouts Philippines. And I congratulate you for and thank you for joining us. I'm sorry I got the advice a little bit late. I was in another Zoom conference. Google Meet actually, but I'm so happy that you were able to join us. Thank you. I look forward to meeting you again. Well, Governor, congratulations to the organizers again. Yes, Governor, I have to tell this to everyone that in my room, in my old room, kasi yung bago nag-iba yung bahay namin, I actually have a calendar of you na nakasabit doon for many many years. Hindi ko tinatanggal yung kalendaryo ng itsura niyo doon. Ganun ko kayo ganun ho ako ka-fan ninyo, sir. What an honor. Thank you, Professor. I think we're going to establish a mutual liberation society. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good to hear you. And especially today is Independence Day. And you know, these young people we have, the Eagle Scouts, about more than 300 of them there. And I'm just so happy that they were to listen to you. And we need inspiration for the young people. And having been a Boy Scout for more than
maybe from the time even before your parents were born, this is calculated. And therefore, I understand and appreciate the value of sharing your experience to our young people who are future leaders of our country. I am also happy that to see you very well, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, again, with all thanks, and continue to listen to the question and answers, because I know that I can myself learn a lot from you. But I look forward to inviting you for coffee at the office in Boys Towns. Yeah, yes, sir. Professor. Thank you. Thank you very much. Wow. Wow. Honestly, kinikilabutan po ako habang nandito po ang ating national president ng BSP. Wow. You know, Professor, I don't know if you've heard, these Eagle Scouts are so active, and I'm very proud of them. You know, have 3.1 million Boy Scouts all over the country, and last Wednesday, they inaugurated this seedling bank that we have in Mount Makiling, Los Baños. Mm-hmm. Because it's in partnership with the Department of Agriculture, and we are pursuing that. Earlier on, they established also a webinar. It's Boy Scouts and Eagle Scouts, those based in Cebu, and a lot of things are happening. And listening to you and seeing you and seeing with you with them, malaki pang pag-asa ng Pilipinas. So we're here. But again, until we're able to really build the kind of country we deserve. Yes. And later on, if I can get your email, I'll pass on to you a pamphlet on how to win the war against poverty and state food security, I just thought. So we can just compare notes, Professor. So please, let's not take much of the time. I would like to catch up and listen to the question and answers of the boys. But thank you for the inspiration. Thank you very much. Salamat po. Wow. And by the way, I just want to remind everyone that it's about 4:20 already. It's actually 4:22. 4:20 is the actual time that our independence was proclaimed 122 years ago. So we're now really? Wow. 4:20 p.m. Buhay Pilipinas. Buhay Professor. Yes. 4:20. Exactly 100 years ago. Right now. Oh, that's great. Buhay. Mabuhay. Thank you po, and Kuya Obet. So, to continue po, Professor Chua, meron din po tayong tanong dito galing kay Earl Flores. Question po, tungkol sa konsepto ng economic development o kalayaan pang ekonomiya, isang landas o Western model lang po ba ng pag-unlad ang pinatahak ng isang bansa? Kung oo po, sa palagay niyo po, ilang dekada nang nahuhuli o lagging behind na ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa? Like sa 2012, more than 100 years na po sa Amerika, pero 2013 lang natin ito inadapt. Okay, yun lang nga yung problema natin pagka ating tinitingnan yung economic development, ang laging modelo natin ay ang kanluran. At tanda natin, magkaiba yung model, magkaiba yung kanluran sa Pilipinas. O, ali kayo, gusto ko kayong tanungin. Ano yung sinasabi na maunlad ang isang bayan sa Pilipinas? Ano ang una ninyong hinahanap para sabihin nyo na maunlad siya? Ikaw, Liel, ano una mo hinahanap? Tourist spots? Oh, no. Alam mo ano una hinahanap? Starbucks coffee. Jollibee, Starbucks. Oh. Totoo. Pagka walang Starbucks, pag walang Jollibee, hindi na maunlad ng isang bayan. Yun ba ang tunay na kahulugan ng kaunlaran? Diba? Eh yun pala, maunlad pala siya sa natural resources. Yun pala, maunlad pala siya sa agrikultura. Eh may panahon nun na pumunta kami sa Palanan, sa Palanan na Nueva Ecija, nandun ako, nakita ko, ba? Sabi ko, bakit ganun? Bakit puro bukid? Parang hindi naman city ito. O di ba may isang, look, meron ding isang tao na sinabi niya, bakit walang Jollibee sa Dapitan? Bakit naging city daw ang Dapitan? Wala naman Jollibee. kasi naging city yon dahil maunlad sa kasaysayan yung Dapitan. So, ano ba yung
konsepto natin ng economic wellness. O, eh, syempre, kaginawaan yun. So, pwedeng ikaw ay financially napaka-secure, pero ligaligang mamamayan mo, walang kaginhawaan. Ibig sabihin nun, hindi natin naatim sa konseptong Pilipino yung kaginhawaan. Yun yung ating tinitingnan. So, kaya wag nating tingnan yung West. Kasi baka ang iniisip nyo, kailangan napakaganda ng mga building natin, matataas na mga gusali. Eh paano kung yung matataas na mga gusali naman na yun, eh sisirain niya ang ating kalikasan, ang ating environment. Diba? Si Kaobet, matagal nang pinaglalaban ng kalikasan ng taong iyan. So, hanggang ngayon. So, ibig sabihin, tignan natin yan na yan yung kailangan, huwag natin tignan yung West. Ganun lang yung mensahe ko. Hindi ako economic historian, hindi ako economics major, pero yun lang yung nakikita ko na medyo mali. Dati kahit sa edukasyon, tinitingnan natin K-12. Eh bakit pa tayo nag K-12? Eh dahil lang kailangan umayon tayo sa standards ng ibang tao. Eh kapag kami mga framework sila, laging kinokopya natin kung OBE, UBE. Pag nag-iba sa kanila, mag-iiba din tayo. Eh bakit hindi tayo humanap ng sarili nating konteksto? Yun yung kailangan nating makita dito. Totoo yun, kailangan din umayon tayo sa standards dahil ngayon may ASEAN integration tayo, di ba? Pero hindi dapat ang magdadala sa atin, kasi ito yung nakikita ko eh. Pag tinawag mong internationalization, gaya tayo ng gaya sa ibang bansa. Hindi ganun ang internationalization. Magiging hungkag at walang kwenta ang internationalization natin. Ang internationalization ang iniisip ko ay ganito. Tayo ay nakikipag-usap sa ibang bansa dahil meron din tayong pwedeng i-offer sa kanila at ito yung ating kaisipan. Kumukuha tayo sa kanila pero nagbibigay din tayo. Hindi tayo yung tanggap ng tanggap. Ito po ang susunod na tanong. Ako po'y magbibigay na lang ng tatlong tanong na lang po dahil alam ko po ikaw ay magpe-prepare pa sa iyong susunod na webinar mamayang alas 8. Meron pa tayong ilang interview. Actually, hindi lang yan. May ilang interview pa tayo. Pero yan po ang gawain ko talaga pag araw ng kasarinlan. Last three na po. No? Ito po ang isa. Galing po ito kay Brother Mateo Espejon. Gusto niya pong malaman kung talaga bang si Aguinaldo ay nagwagayway ng bandila dahil meron daw pong mga haka-haka na siya ay wala noon sa Cavite. Alam mo, yung gumawa ng kwento na yan ay isang Amerikano journalist. Hindi ko basta-basta yan pinaniniwalaan sapagkat there was a time na yung Hearst newspapers noon, yellow journalism, yung panahon na yan eh, na nag-iimbento sila ng mga kwento para lang bumenta yung mga newspaper nila. Okay, pero hindi ko rin sinasabi nagsisinungaling siya. Ang iniisip ko, baka hindi niya nakita si Aguinaldo kasi nung umaga siya pumunta o kaya nung mga ano after lunch. So syempre, si Aguinaldo, hindi naman lilitaw yun doon ng buong araw, di ba? So, alam niyo yung araw na yun sa Kawit, puro kasiyahan yung nangyari doon. It was a very big day. Actually, marami na may flags noon na ginawa. Ano siya talaga? Big celebration talaga siya. So, ibig sabihin, may time siguro nung nagpa-party yung mga nasa baba, pumunta si Turnbull White yata, hindi ako nagkakamali. Sorry kung mali ako. Nakita niya, mukhang walang Aguinaldo dito. So either hindi niya kilala si Aguinaldo o walang Aguinaldo siyang nakita. Dahil, yun na nga, baka nung manyanita siya pumunta nung umaga, eh hapon eh pumunta si ano eh, si Aguinaldo. Oh. Kaya, Yun yung tingin ko doon. Kasi meron iba naman na nagsabi, nandun siya sa central window at saka putya sa dami ng nakakita noon. Pwedeng may magsabi pa na iba na wala si Aguinaldo dyan. Diba? Kasi diba may mga celebration after that. Diba wala si Aguinaldo? Eh lagi naman sinasabi, nandun siya. Diba? Although ang humawak daw ng flag ay si Ambrosio. Kaya niniisip ko, kung hinawakan ni Ambrosio yung flag, Ambrosio Bautista, yung sumulat ng akta, tapos sabi nila, siya rin ang bumasa, eh ano yun, di para siyang buong-buong doon, hawak niya yung flag, tapos hawak niya rin yung akta. Baka nga
ang teorya ko dyan, di ko alam, baka inabot niya rin kay Aguinaldo yon yung flag. Pwedeng silang dalawa yung nagwagayway. Pero kung ma-resolve natin yan, yan ba'y mahalaga? Yun lang ang tanong eh. Eh kung, na, kung wala si Aguinaldo doon o nandun o wala, it's not as important as the meaning of independence to us. Di ba? I mean, we need details in history. But sometimes our obsession with details is bordering to eh, hindi na maganda. Salamat po. Pangalawa sa mga huling tanong, ito po ay galing kay Brother Brian Manansala ng Bulacan. Apa. Kung ang kalayaan po ay makikita sa disiplina at ang disiplina ay mapapatunayan sa pagsunod sa batas, papaano po natin sasagutin ang tanong na bakit madalas ang mga may hirap lamang ang napaparusahan sa paglabag nito? Napakagandang katanungan. Sapagkat hindi pa nga natin, dahil yung mga tao ay may pangangailangan. So, kung hindi man pangangailangan ay swapang o sugapa o greedy. May mga tao na inabuso yung sistema natin at nagpabayad para ang mga mayayaman ay palusutin. Diba? Now, ito yung dahilan kung bakit marami sa atin ngayon wala nang tiwala sa sistema ng hustisya na kaya gusto nila ay mga kriminal ay patayin na lang kahit walang mga due process. Yan po yung dahilan. Kaya hindi ko sinasabing mga tao, may dahilan kung bakit ang mga tao ay wala nang tiwala sa sistema ay dahil nga ang tao ay nababayaran. Ang tao ay may pangangailangan kung hindi man gahaman. Yun po yung malungkot doon. At habang hindi perfecto yung lipunan natin o hindi mas maganda yung lipunan natin, mas marami yung tatanggap ng suhol. Diba? Mas marami yung magiging mangangailangan. Kaya yun po yung nakikita natin. I hope I'm making sense here, ano? Yun po yung nakikita natin na dahilan kung bakit ang mahihirap sila lagi tinatamaan. Una sa lahat, naiintindihan ba ang batas ng mahirap kung hindi naman ito yung sinasalin sa wikang Tagalog, wikang Filipino, wika na naiintindihan niya. Doon pa lang, agrabyado ng mahirap eh. Sapagkat ang wika ng katarungan ay wikang Ingles. Diba? So, kaya nga, doon pa lang nahiwalay na tayo. Kasi kagagawa ng Amerikano yan eh, dahil tinuruan tayong mag-Ingles eh, at tinuruan lang yung mga edukado. Eh, naiiwan yung mga mahihirap. Pero ganun pa man, yun na nga, kaya nga, we're still fighting, again, full disclosure of course, that I'm a critic of some of the, I'm not totally against the president, but I'm a critic of some of the policies na parang nakikita natin. Not because I am a terrorist or not because I am, you know, I don't want him to succeed, but because I want him to succeed. Primarily, that's why I want to criticize. And I want to be a critic because I want the government to succeed. Yun na nga, na dapat bantayan pa rin natin na mapangalagaan yung basic civil rights natin para hindi talaga maagrabyadong mahirap. Yun talaga ang importante natin. Dahil pagka hindi natin diningatan yung civil rights natin, lalong ang mayaman lamang ang makikinabang. O, tignan nyo, yung mga arbitrary killings. Wala namang sinasalvage na milyonaryo. Iilan. O, pero, karamihan pa rin dun sa mga libo na kaso ng mga unresolved killings ay mga mahihirap. Yun po yung medyo malungkot. Nakakalungkot. Pero, yun na nga, nandito tayo para mag-succeed ang ating pamahalaan by giving them what we think. Yun naman ang goal natin. Professor, this is our last question. Yeah. Nanggaling po ito kay Sir Yasser Sarona. Professor Xiao, ano po ang pinakamahalagang aral ng kasaysayan ng kalayaan ng ating bansa ang nais niyong ibahagi sa mga kabataang scout ngayon
na nararapat nilang isa puso at isa buhay? Wow, ang hirap ng tanong at napakaganda. Pero ito lang ang aking sasabihin. Independence Day ngayon, hindi lang ito paggunita ng nakaraan. Hindi lang ito paggunita sa mga bayaning namatay para maging malaya tayo ngayon. Mas mahalaga actually na pag-usapan natin, ano ang papel mo sa pagpapatuloy ng bansang ito? Diba? Lalo na ngayong panahon ng pandemya. Makasasama ka ba sa problema? Diba? Ng kinakaharap ng bansa natin, dadagdag ba tayo sa mga namamatay at sa mga nagkakasakit? Kaya dapat gawin natin yung ating role. Stay at home. Diba? Kasi ginagawa ng mga frontliners yung kanilang mga kailangan gawin. Para manatiling may bansa pa tayo at hindi tayo maubos lahat dahil sa virus na ito. Yun ang ano, bagong bayani. Ang kabayanihan na hindi nagtapos, kina Rizal, Bonifacio sa mga World War II veterans at sa mga bayani ng martial law. Sa mga lumaban tulad ni Obet sa para sa demokrasya at maibalik ang demokrasya natin. 'Di ba? At nanganib ang kanilang buhay. Hindi nagtatapos doon. Nagpapatuloy yung kabayanihan sa inyo, sa atin. Kahit na hindi tayo maturing na malalaking bayani, sikat na bayani, bawat isa sa atin ay may ambag sa pagpapatuloy ng kwento ng kalayaan. Yun dapat yung maintindihan natin. Dahil si Rizal, kabataan lang din siya nung sinulat niya ang No Limit Tangere, 25 years old lang siya. Diba? Yung sina Emilio Jacinto, 18 years old lang yan, panahon ng Katipunan. So, ang kabataan ang siyang nagtatag ng bansang ito. At ang kabataan ang magpapatuloy ng bansang ito. At kayo po yon na ating mga Eagle Scouts. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na makausap kayo. Kayong lahat, ilan ba tayo ngayong araw na ito na espesyal araw ng kasarinlan, binigyan niyo ako ng pagkakataon na pumasok sa inyong tahanan upang kausapin kayo puso sa puso ngayong araw na ito. Salamat din po, Professor. Professor, hanggang ngayon po ay nakaka-receive kami ng sandamakmak na questions. Paano po ba nila kayo pwedeng i-contact para sa kanilang mga katanungan ukol po sa ating deliberation po ngayon? Well, actually, dinidiscourage ko na po yung pagtatanong sa akin sa messenger sapagkat na medyo hindi ko na rin kaya sa dami. Pero okay. Ganito po, babasahin ko po yung inyong mga komento dito sa ating live Facebook broadcast. At yan po ay babasahin ko po at tatry ko pong sagutin kung kaya ko po. At i-recognize ko rin by liking. Pero again, kasi tao lang po tayo, no? Wala ho akong sekretaryo. Kaya ako talaga sumasagot talaga lahat, no? Pero yun, I also want you to follow also. I request you to follow my YouTube page kasi naglalabas po ako ng maraming mga educational materials po na pwede po ninyong mapanood doon po sa aking YouTube. So pati po ilang show time ay naroon din po. At yung mga lectures ko, yung TV interviews, baka po magamit po ninyo sa online learning. So if subscribe po kayo, hanapin niyo po sa YouTube, Xiao Chua, X-I-A-O Chua. Maraming salamat po, Brother Xiao, Professor Xiao. Isa lang malaking karangalan po na ako po ang nag-handle ng question and answer. Salamat po. Brother Aaron? Thank you, Brother Liel and Professor Xiao for that wonderful Q&A discussion. Now we will... sino po ba muna ang una natin, Brother Liel? Sige, si Sir Paolo po muna, our national president, for our closing remarks for this wonderful webinar. Bago ko simulan yung pagkatapos ng
pagbibigay ng pagtitinid na pananalita ay gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko kanyang maga. For the past years, hindi ako lumaktaw ng Independence Day. At kanina, bilang sa ibang gawain, sa ibang kapatiran, ay ako'y pumunta sa Baraswain Church para magbigay ng bulaklak sa Bantayog, no? Na kung saan na isa tong national historic landmark. Nakakalungkot lang din na makita na walang tao, no? Pero gayon pa man, pinagpapatuloy pa rin na ang ating pagunita sa ating mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Gayon din sa nagtanong about flag kanina, actually while Professor Xiao Chua ay nagsasalita, actually nai-input ko na ibang definition ng flag according sa isang oratorio mula kay Danny Angeles. So anyway, sabihin ko rin siya mamaya. So with that, maraming salamat po. So simulan ko na ang aking hinandang pagtitinid na pananalita. Ang aking mainit na pagbati sa ating mga kapatid sa National Eagle Scout Association of the Philippines, sa ating mga Pilipino, maligayang araw ng kalayaan. Sa ating paggunita ay alalahanin natin ang maubuting mga sakripisyo ng ating mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ang aking pagbati sa ating resource person, Ginoong Xiao Chua, mula sa Tarlac, na naglahad ng napakagaling at napakahusay patungkol sa kahulugan ng kalayaan. Isang karangalan po na maging tagapagsalita ka namin sa pagdiriwang at pag-alaala sa araw na ito. Sa isang oratorio mula patungkol sa ating wataw at mula kay Danilo Angeles, tuwing binabanggit ito, ako'y napapaluha. Ito ang linya. Na ang mga namatay sa kapakanan nito, sana'y di na namatay ng walang kabuluhan. Marahil malalim. At pag-ingatan natin ang mahal nating Pilipinas. Sa ngayon, sa makabagong panahon, ang simpleng pagsunod sa mga bagong pamantayan, mga batas, at mga ginagawa dahil sa pandemya ay pagpapakita ng dalisay at tunay na pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kalayaan. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po, Ginoong Xiao Chua, at maraming salamat po. Salamat din kay Brother Mark Boado sa isang napakabihirang pagkakataon para maimbitahan ng Ginoong mula sa Tarlac na napakagaling magsalita at nagbigay ng inspirasyon sa maraming Eagle Scout at sa Scout sa buong Pilipinas. Salamat sa mga chapters, mga miyembro, officers, National Executive ng National Eagle Scout Association of the Philippines. Salamat sa mga nanonood at naway natuto kayo. Para sa aking pagtitinid ay hayaan niyong bigyan ko ng kahulugan ng ating watawat. Ang bughaw na kalawakan ay nagpapakilala ng ating pagmamahal sa inang bayan, ang ating matayog na panuntunan at hangarin. Ang pula ay nagpapahayag ng ating walang hanggang kakayanan na mapanatili sa atin ang isang bahagi sa kalawakan ng kalangitan. Ang tatsulok ay nagsasaad ng ating mapayapa at magiliw na hangarin, gayon din ang katapatan ng ating mga gawain. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas, maligayang kalayaan sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid na Paolo Cruz. Ngayon po ay isa pa pong mensahe mula sa ating National President ng Boy Scouts of the Philippines, Sir Obet Pagdanganan. Maraming salamat at minsan pa ay pangalan ng ating mahigit 3 milyong Boy Scouts. Salamat ako kay Professor Xiao Chua sa kanyang pagbibigay daan at pagkasama sa atin, pagbibigay ng malaking inspirasyon, lalo na sa ating mga Eagle Scouts. Sinabati ko ang Mesa, sinabati ko si Pangulong Paolo, ayun lahat, Eagle Scout din, at iba pang mga organizers ko, kasama rin si Yasser sa Rona, na sa ibigay niya ang Panginoon sa ating gawain.
nawa ay tunay na magkaroon tayo ng kalayaan. Nabig natin sinabi ni Professor Chalchua, samantalang ang 1% ng ating populasyon ay singyaman ng 74%. Ibig sabihin, ang pag-aari nila ay sindami ng pag-aari ng 99%. 1% equals 99% in terms of ownership ng pag-aari nila at yaman. Hanggang 70% ng ating mga Pilipinong kapwa na pinakamahirap na binubuo ng mga mangisda na mga magsakan may kapakain sa atin. Hanggang ang mga banyaga ay nagahari sa maraming aspeto ng ating buhay at hanggang hindi nakakaroon ng sapat na kalayaan sa paghayag o pang mga karapatan ng tao ay hindi natin masasabi kung ano malaya tayo. Kaya nga nawa ito yung magsabihin sa presyon sa ating lahat. Pagtulungan natin, unahin niyo mga Eagle Scouts ng ating bayan ay tulay na magkalaya at walang nila tayo isang bansang gilagalang ng tulungan ng bansa sa Pilipinas. Mabuhay ang Boys of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang ating kalayaan. Maraming salamat sa Professor Chua. God bless you all. Stay safe, everyone. Maraming salamat po, Sir Obet Pagdanganan. Ngayon po ay tatapusin na natin ang ating programa. Iniimbitahan ko po ang scouts, ang aking mga kapatid mula sa Antonio Rios Torrio chapter number 9 para sa ating scout benediction po. So yun po, okay. Everyone po dito sa ating Zoom meeting, I kindly request you all po na gawin natin ang scouting sign pose gamit ang ating dalawang kamay. Ganito po. And repeat after me for the recitation of Scout Benediction. May the great Scout Master, may the great Scout Master of all true and good Scouts, of all true and good Scouts, be with us always, be with us always, be with us always, until we meet again, until we meet again, until we meet again. Thank you po. Thank you. Before we end this, I would like to present the certificate of appreciation po, no, to Sir Michael Charleston Chua. Sorry po, nalimutan ko kasi ito eh. So, Sister Carla Banyes, please go ahead and read the citation. National Eagle Scouts Association of the Philippines, the premier honor society of Eagle Scouts in the Philippines, presents this certificate of appreciation to Sir Michael Charleston Xiao B. Chua, International Order of Knights of Rizal, in deep appreciation for serving as speaker which led to the successful conduct of the webinar Kahulugan ng Kalayaan with Xiao Chua on 12 June 2020 in celebration of Rinig po ako. Medyo mahina. Rinig po ako, sir. Ngayon, yes, meron na. Okay. Sorry. Okay. National Eagle Scout Association of the Philippines, the premier honor society of Eagle Scouts in the Philippines, expresses its deep appreciation for our speaker, which led to the successful conduct of the webinar, Kahulugan ng Kalayaan with Xiao Chua, on the 12th of June 2020 today, in celebration of the 122nd Philippine Independence Day, signed by our webinar project officer and Chief Eagle Scout Marshal Mark Roy L. Boado, and NESAF's National President Paolo R. Cruz, presents this Certificate of Appreciation to Sir Michael Charleston Xiao B. Chua, KCR, International Order of the Knights of Rizal. Thank you po ulit, Prof. Xiao Chua and Sister Carla Banyes. I hope everyone po has learned something about kalayaan, kasarinlan, and other forms na pwede nating makuha such as kaginhawaan, responsibilidad, and we hope to see you again in our programs
with the National Eagle Scouts Association of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po ang kabataan, mabuhay ang lahat po ng Pilipino. Maraming salamat po.